Nararapat lamang ayon kay House Committee on Games and Amusement Vice Chairman at ang probinsyano Congressman Ronnie Ong ang akbang ng PAGCOR na magkaroon ng CCTV training para sa Good Manners and Right Conduct o GMRC ang mga Chinese POGO workers. Ayon kay Ong, kailangang maturuan ng tamang asal at pag-uugali ng mga Pilipino ang mga POGO workers. Bago sila mabigyan ng ID, they will go through a behavioral lecture or cultural studies on how they should adapt in sa Philippine culture natin, at hindi sila pwede yung mga bastos, nagdudura, saan-saan sa kanto. Happy tayo doon. At least na-approve na ng PAGCOR sa board. Hindi anya dapat limitado sa mga POGO workers ang training sa GMRC, kundi sa lahat ng dumarating ng mga taga-mainland China na magtatrabaho sa bansa. Once they are working here in the Philippines, because they will be staying more than a month, they should go through the cultural studies. Paliwanag ni Ong, nagkakaroon na ng pattern ngayon kung saan nahasangkot sa gulo at krimen ang mga mula sa mainland China, tulad ng drug trafficking, prostitution, kidnapping, gun for hire at money laundering. Naging notorious na rin anya ang mga dumarating na Chinese national sa pagiging bastos, kaya marapat lamang na ipaalala sa mga ito na bagamat hospitable ang mga Pilipino, ay kailangan pa rin nilang sundin ang batas ng Pilipinas at bigyan ng paggalang ang kultura at tradisyon ng bansa. Hospitable na tayo mga Pilipino, huwag naman nila busuhin. Kasi medyo, in their defense naman, kahit na paano, sa 100 na POGO workers, 10 lang ang mag-abuso. 10 pa rin yun. So, at saka dapat maturuan sila na hindi naman dapat ganun lang. Pinapayagan ka nang pumunta dito as the declaration of the president that he will not stop the POGO operations. Mag-ayos sila. Hindi pwede yung basta-basta na bastos sa lipunan natin. Sinabi nito na hindi racism ang pag-uobliga sa mga dumarating na dayuhang Chinese na irespeto ang kultura at tradisyon sa Pilipinas. Extraordinary times ng POGO. Ang pinag-uusapan kasi natin is more than 100,000. We're talking about, I think, their last record is around 300,000. So madami talaga. It's a community by itself. Sa ibang bansa nga, may ibang mga bansa nga, population na nila yun. So with that, talaga makaka-affect sa everyday life ng bawat Pilipino. And nababasa naman natin sa dyaryo, narinig naman natin, sila talaga yung umaabuso. So dapat lang. And since they're here working, they have to follow our rules and regulation. Samantala, sabi ni Ong, kailangan ding magsagawa ng regular na inspection ang PAGCOR at Bureau of Immigration sa lahat ng POGO facilities at i-audit ang lahat ng empleyado nito. Ikinatuwa naman ang mababatas ang pahayag ng PAGCOR sa pagbibigay ng Gaming Employment License Identification Cards o GEL ID sa lahat ng registered Chinese POGO workers. Masaya tayo na ibabalita natin sa tao, sa taong bayan, syempre with the rise and increase of the COVID-19. Tapos syempre yung mga sari-saring issue na natitake up din naman ng mga senador ngayon, yung abuso ng mga POGO workers. It's a relief na ang na-approve na daw, at we were updated sa Games and Amusement na na-approve na yung GEL ID na pinupush namin ni Kong Eric for all the POGO employees or workers. With this kasi, mamomonitor na natin sila. Makatutulong anya ang GEL ID sa monitoring na ginagawa ng gobyerno laban sa COVID-19 pagdating sa POGO sector. Bukod dito, malalaman ng pamahalaan kung ilan talaga ang nagtatrabaho sa POGO. Alam na natin kung ilan talaga, ano yung nationality, kung may work permit, may TIN number. Sabi pa ni Ong, win-win solution ang GEL ID sa pamahalaan at para sa mga POGO workers. Maaari anyang ipakita ng mga POGO workers ang kanilang GEL ID kapag may sumita sa kanila, kaya maiwasan din na mabiktima ang mga ito ng tiwaling mga alagad ng batas. Win for us also a lot, kasi nga, mamomonitor na natin sila. Saka ngayon, ma-weed out na natin yung mga illegal. Yung mga walang ID, tanggalin. Kasi hindi sila dumaan sa proper rules natin. Secondly, pag umabuso, may ID, tanggalan ng ID, i-deport. Hindi na sila, wala na silang choice. And for them naman, it will be somehow a protection for them. Kasi pag nai-illegal raid sila, siyempre din naman natin matatanggal ang realidad na nangyayari din. Baka meron mga ibang medyo masasamang iklog sa lipunan natin ng mga government officials at try silang kinukotongan, pwede nila pakita, sir, ma'am, we are legal here because we have the ID. This is properly issued to us by PAGCOR. Hindi ayon kay Ong mabibigyan ng GEL ID ang isang POGO worker kapag hindi ito dumaan sa GMRC seminar na isasagawa ng PAGCOR. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer, na Binabenta. Bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa.